Yung intercooler, sumasayad po yan sa body, nabubutas, kaya naglo-low power. Yan, yan po yung mga problema ng D-Max. Wala po kasi tayong D-Max, maganda sana kung meron D-Max. Para makita nyo po, okay, yung side na to, to dust na pala to. Ayan ang langis. Baka putok pa yan. Mga Babs, ganito naman yung disadvantage yung mga ganito. Yung mga ganito. Copy? Kaya po, hindi yan pinatigas ng kumpanya. Kasi po, nagkakaroon pa ng chance mag-bloat. Ito, may chance pa po yung mag-bloat. Yan. Hindi naman siya puputok. Magbo-bloat lang po siya para ma-hold niya yung pressure. Ngayon, kapag po yan pinatigas nyo, sana ginano na lang po ng kumpanya yan. Kung pwede naman palang patigasin. Ang problema po niyan, kapag po na sobrang tigas na ng turbo hose, yung intercooler po ang nagsasuffer. Yan po ang puputok sa sobrang lakas po ng boost niyan. Yan. So pag tumibay na to, tibay nga naman. Diba? Ang ganda tignan. Ang problema po nito, sir, hahanap po ng pinakamahinang part yan, kundi yung intercooler. Ang intercooler niyo pong pasasabugin niya. Yan. Papuputokin niya po yan. At diesel, isa po ito sa pinakamatipid ang maintenance. Kapag marunong ako mag-maintenance, change oil ka lang, fuel filter, ganun lang. Paulit-ulit, air filter, palit. Engine, matibay. O, wala naman siyang timing belt para may ka ng babantayan. Wala na. Sakit sa ulo. Oo, walang sakit sa ulo. Kaya alam mo, sumasakit ang ulo ng iba kasi malikot. Ha? Kasi malikot. Ha? Ayan. Oo, oh, may mga pinapalitan. Oo, lalo lang nagtagas yung sakyan niya. At mauubos pa yung turbo. Kasi ginamita ng air cleaner na malalaki butas. Eh pag stuck yan, stuck lang. O, diba? Wala kayo bang isipin dyan kung disimple maintenance na lang. Fastest diesel sa Thailand. Ang pinaka wear and tear lang naman ito, sir, ito. Turbo boost control. Kaya tinan nyo mabuti, mga paps, ha? Kung ano yung nagko-control doon sa turbo. Ito, okay, kumukuha ng command yan dito sa manifold absolute pressure sensor. Copy? So ang trabaho naman nito ay sukatin yung volume ng hangin sa loob. Kaya kapag sobra na yung hangin, babato niya dito, ikakat niya ngayon yung vacuum. Kaya mag-react yun. Ibig sabihin, yung overboost niya, kasi pag nag-accelerate ka, purong boost yan, walang escape ang air leak. So, pag nag-gumitaw ka, di ba sobrang dami ng impact, saka siya mag-react para i-release yung overboost, sobrang boost. So, ang communication nito, dito galing, tapos ito. So, mas responsive ngayon. Mas responsive. Sipat-sipat na naman yan. Kaya pag nagkaroon ka ng check engine, tapos inis ka na lumabas, overboost, underboost, eto po yun. Okay, mga Babs, machala. Next time ulit, pag meron na naman tayong napulot, share na naman po natin.